Hi, this is Hachi, and welcome to Demeter Pharma. Okay, guys, teka. This is a special episode na kung saan i-discuss natin yung mga nangyari this past 3 days na nagulantang ang buong trading community. Okay? So, ang title ng episode na to ay Cybercrime and the Curious Case of Kisschart.co. Okay? Kung mapapansin nyo, wala tayo sa opisina. Andito tayo sa war room. Okay. So, we proceed with our discussion. Now, unang-una guys, ano ba yung cybercrime na tinatawag? Ang cybercrime, it's the bane of the internet. It refers to all illegal activities carried out using technology. It is any type of illegal activity that takes place via digital means. Ibig sabihin, through the use of computers, cell phones, and sabihin natin pati yung text messages niya. Okay? So, ang pinakamadali dito, kapangkaraniwan is data theft. Okay? So, yan yung topic natin ngayon actually. Now, dito sa Pilipinas, sa buong mundo, meron tayong mga batas na nagpaparusa sa pagnanakaw at iba pang cybercrimes. Dito sa Pilipinas, na kapag ang Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act ang controlling. It was signed into law last September 12, 2012. Okay? So, yun yung basis natin. Now, ano ba yung pinaparusahan ng Cybercrime Prevention Act? Pang-unang-una is yung illegal access. It is the unauthorized access without right to a computer system or application. In short, pinasok yung computer system ng isang magnanakaw or isang hacker. Okay? How about the second is illegal interception. Hindi pinasok. It is the unauthorized interception of any non-public transmission of computer data to, from, or within a computer system. Kung ang pinaka-example nito guys is yung Smartmatic allegedly. Ang nangyari noon, noong eleksyon, is habang nagta-transmit yung Smartmatic allegedly, yung information ng voters' votes ay in-intercept at pinalitan ng bago ng isang hacker. So that is purely allegation, and up to now it is may mga kaso pa na pending sa Supreme Court. Okay? That's illegal interception. The next is data interference. Ito yung unauthorized alteration, damaging, deletion, or deterioration of computer data, electronic document, or electronic data message. So, and including the introduction of or transmission of viruses. Guys, ito yung tinatawag na phishing. P-H-I-S-H-I-N-G. Phishing. So, pag nakatanggap kayo ng mga alanganin na email, mayroon tinatawag tapos nagpapaklik or nagpapasend. Nanalo daw kayo ng 10 million. So, kailangan kayo magsend ng information or i-click yung link. Yan yung tinatawag na data interference. Nanakawin ng hacker ang iyong information just by clicking the link. Kasi, dun sa link na yon meron ng virus. Okay? Next. System interference. It is the unauthorized hindering
or interference with the functioning of a computer. So, suppressing computer data program. And, yun na nga. Itong system interference na, naman na to, common nito guys. Yung shutdown na mga units ng computer, like nagkaroon ng malawakang corruption ng viruses, tapos may na damage na computer setup. Okay, so yan yung system interference. Ito yung isa din sa pinakamadaling gawin ay ang misuse of devices. It is the unauthorized use, possession, production, sale, procurement, importation, distribution, or otherwise making available of devices, computer program designed or adapted for the purpose of committing any of the offenses. Guys, ito yung pagbebenta, pag re-reproduce, pag copy-paste, procurement, importation, distribution ng mga computer programs or videos or any original works. It is also the unauthorized use of computer password, access code, or similar data. So, it, parang pwede rin dito ipasok pag nanakawang ka ng pera sa ATM account or sa bank account mo, nagkaroon ng misuse of devices. So, uso to ngayon sa mga scamming and phishing schemes nila na kung saan pag yung ATM account mo, ATM card mo, binamit mo at nakopya ng mga kawatan, kadalasan ay mga nasa taga-ibang bansa, pero may mangilan-ngilan na rin na Pilipino na in conspiracy dito sa mga hacker ng sa ibang bansa na nagnanakaw ng mga accounts sa bangko. Okay? Okay? Next is cyber squatting. Ano tong cyber squatting? It is the acquisition of domain name over the internet in bad faith to profit, mislead, destroy reputation, and deprive others from the just doing the same. Guys, ito yung sinasabing naunahan ka sa paggawa ng domain name or kinopyan domain name mo or nagkaroon ng yung i-register mo na trademark ay kinopya ng ibang tao at pinapatubos sa'yo. Otherwise, sila yung makakagamit nun at you will lose the name of your product. So, kadalasan guys, meron tong intellectual property issues. So, may mga kaso na rin dito ng cyber squatting sa Pilipinas, pero mangilan-ngilan pa lang. Okay? So, that's it. That's cyber squatting. Eto guys, next is the computer-related forgery. It is the unauthorized input, alteration, or deletion of computer data resulting to inauthentic data with the intent of it to be considered or acted upon for legal purposes. Guys, ito yung sinasabi natin na mga university sa what's this? Nagkakaroon ko bigla ng maraming degree. Saan? Sa rec, ito, okay. Recto University, guys. Hindi yung mga legal na schools like San Beda, FEU, San Sebastian, hindi yan. Ito yung Recto University na kung saan bibilhin mo ang pagiging doktor mo or pagiging abogado mo. Meron silang mga ready-made na templates ng mga ID, transcript of records ng mga schools. At yun nga, bibilhin mo nga at magiging peking doktor ka, peking abogado ka, or peking dentista. So, that is through the use of computer-related forgery. So, it is for the purpose of perpetuating a fraudulent or dishonest design. So, bawal na bawal po yun. Okay, yung computer-related fraud, same din.
na gumagamit ng computer sa pangloloko at pagnanakaw. So, that's it. Yun. Computer-related identity theft na uso to, guys, sa pag, sa scam, na yun pala, hindi babae yung kausap mo, lalaki din pala, nagpadala ka ng maraming pera, na in love ka, yun pala, hindi siya yung kausap mo. So, yun nga, naloko ka. So, yung mga naloko, pwede na kayo mag-file ng kaso sa inyong lugar through ang kaso nyo is cybercrime dahil dito sa computer-related identity theft. Okay? Cybersex. Okay. Now, ang cybersex is marami siya dito actually sa Pilipinas involving child pornography na or yung mga scandals. Ang nakalagay dito is willful engagement, maintenance, control, or operation directly or indirectly of any lascivious exhibition of sexual organs or sexual activity with the aid of a computer system. May mga grupo, guys, na nagpapatakbo nito kasi mas malaki yung pera na nakukuha dito. Katulad ng Pornhub, XXX, RedTube, ano pa? Madami, guys, na mga sites sa internet na kung saan ang iba dito ay nakaban sa Pilipinas. So, bawal po yan. And pag nahuli ka, sigurado ang multa at kulong. Ayun nga, kasama dito yung child pornography. Bawal po yan under the Anti-Child Pornography Act of 2009. Okay. And lastly, guys, tama, libel. Dito, guys, sa libel, yung pangutya, pang-aapi, pang-akusa ng hindi tama na mga sabi-sabi. Kung saan, what's this? Napapasama ang isang tao. Tulad dito ng written libel, yung regular libel, wherein you slander the name of a person. Yun nga lang dito, guys. You do it online or through Facebook, through Gmail, and ano pa, Instagram. Yun. Pasok dito, guys, yung cyber libel. So, mabigat din to pag napatunayan na nagpost ka nga ng illegal na salita sa Facebook na pinaparatangan mo ang tao ng kasamaan. So, liable ka dito sa cyber libel. Okay? Now, here we go to the second topic, actually. Anyari. Ano yung nangyari sa kisschart.com? Okay. Sabi dito sa Billionario, yung website na Billionario, a popular social media platform for stock trading has busted a fledgling rival for stealing its stock market data. Ang involved dito ay ang Investagrams laban kay Kaiser Dapar. Okay? Sabi dito sa report ng Billionario, renaid daw ng NBI Cybercrime Division ang bahay ni Kaiser Dapar sa bisa ng isang search warrant issued ng Regional Trial Court of Paranaque noong November 25, 2020 or 3 days ago. So, sabi rin dito ni Investa, the NBI seized all equipment and paraphernalia na sa bahay ng Dapar na ginagamit sa pagnanakaw ng data. So, ano yung data yun? Yun yung data na bigay ng Philippine Stock Exchange sa kanila na rinirentahan na may subscription ang Investa dito. So, yun nga, sabi dito ni Investa na upon questioning daw ng NBI ay nagkumpisal daw po ang si Kaiser
and admitted na ninagnakaw po ito ng data para sa gamitin sa hischart.com. Okay? So, sabi niya rin dito, meron daw siyang mga kasama, entities and personalities involved in the case, and he then offered to do a public apology and promised to give his full cooperation to the authorities. So, ako ay nagtataka dito, guys, kasi nahuli ka na nga, tapos you offer a public apology, tapos mag-cooperate ka, tapos yung isang isang officer ng Investa ay pinahiram ng laptop si Dapar at naggumawa ng isang public apology. Okay? So, ito na nga guys yung nangyari. Sino si Kaiser Dapar? Sabi dito, ito siya. Dahil sa kischart.com hanggang ngayon, online pa din, makikita nyo to guys, na si itong mamang to is allegedly Kaiser Dapar. Tapos, the truth about Kischart and Ganda Ko. Okay? So, yun. Next. Ano ba yung violation dito? So, base dun sa search warrant, wala naman tayong kopya nun, pero base sa mga nababasa nating kaso, malamang sa malamang, nagkaroon ng illegal interception. Ang basis ng search warrant is illegal interception or misuse of devices. So, ano yung illegal interception? Okay, balikan natin ha. Ang illegal interception ay yun. Unauthorized interception of any non-public transmission of computer data to, from, or within a computer system. Yung stock data na pinapadala ng Philippine Stock Exchange na subscription ng Investa, doon nakikiride, doon yun yung ninanakaw ng kischart.com allegedly, at yun yung ginagamit na sa kanyang website. So sabi dito sa batas, bawal po ito kasi it is without the consent of Investa. Okay? At ano pa, misuse of devices. It is the unauthorized use of this data, making available of devices, computer designed or adapted for the purpose of committing only of the offenses. So, unauthorized use of computer password, access code, or similar data. So, yun nga guys, shoot na shoot yung pagnanakaw ni Kaiser Dapar dito sa violation ng cybercrime. Allegedly, ha? Allegedly. So, titingnan natin. Sigurado ka ba? So, ano ba yung penalty nito? Medyo guys, mabigat actually ang cybercrime. Prison mayor sa illegal interception, ang penalty nito is prison mayor or a fine. Okay, ha? Or a fine. Ang sinasabi dito, or a fine of at least 200,000 pesos. So, kung makakapagbayad si Kaiser Dapar ng 200,000 pesos, ay hindi po siya makukulong. Sa misuse of device, ano ba yung penalty? Prison mayor or a fine din ng no more than 500,000 pesos. So, malamang sa malamang, if makabayad siya nito, hindi siya makukulong. Okay? So, ito na nga, na-report siya ng Investa sa kanilang website na, yun nga, sabi nito, it all started in May, na nalaman nila na merong nagnanakaw ng stock market data nila. So, ang Investa ay nagbabayad ng subscription sa Philippine Stock Exchange for that stock market data. So, na-trace ito dito kay Kaiser Dapar at na pinapublish dito sa kischart.com.
So, eto sila, ang Team Investa ay nagreklamo sa Cybercrime Division ng NBI. So, noong November 25, 2020, nahuli si Kaiser Dapat. So, yun nga. Nahuli siya. At nung nahuli, nag-offer na magkumpisal, confessed everything, and admitted na siya yung nagnakaw ng data. Eh, nagsabi niya na meron siya mga kasama dito. So, he offered a public apology. Pero yun nga, one of our officers lent him his laptop and Mr. Dapat proceeded with public apology with this pa, which he posted online. Public, ang tanong guys, public apology ba talaga yun? Okay? So, dito, sa next topic natin, sa bilyonaryo, why is the Traders Lounge PH mentioned? Ano yung Traders Lounge? Sabi ni bilyonaryo, Traders Lounge has been a vocal endorser of his chart for months. And plus, nag-distance ito from the par and his chart. Sabi dito, ang Traders Lounge is Kaiser Mark acted alone. And you cannot cooperate if you are the mastermind of the whole thing. So, ano ba itong Traders Lounge PH? Traders Lounge PH is an FB group advocating free stock trading education to all Filipinos in the Philippine stock market. Wala pong bayad ang Traders Lounge. Kung membro ka dito, hindi po sila humihingi ng bayad sa pagtuturo ng stock education, paano ka mag-trade sa Philippine Stock Exchange at disiplina sa pag-trade. Wala pong bayad yun. So, yun nga. So, isa siyang makabuluhan na advocacy ng isang grupo ng mga stock trader. So, ano ngayon yung pinaparatang sa kisschart.com? So, ang sabi dito, hindi ko masyado maintindihan, pero dito, sabi dito sa transfer successful, nagpadala ang Traders Lounge PH sa account ni Kaiser Dapar ng BDO ng halagang 5,000. Okay? So, does it prove anything? Nagpadala. Para sa ano? Sabi dito, send ko sa iyo pambayad sa hosting. Yung sobra, pambili mo ng turon. Okay? Sino to nagpadala? Medyo hindi clear dito eh. So, yun nga. May nagpadala ng 5,000 para sa hosting. Na walang sinabi actually. Para if short sa hosting, sabihin mo lang ako. Walang sinabi kung ano yung i-host. Okay? So, maliwanag sa ebidensya mismo sa ischart.com. Okay? Ano ngayon violation? Ano ba paano ba to? Paano naging yung sinasabi ni Kaiser Dapar na public apology? May violation ba 'yon? Oo. It's libelous. Libelous yung mga sinabi niya doon. Kasi sa tingin ko, sinisiraan niya itong si Ganda ko at may mga binanggit siyang mga tao na allegedly ay kasamahan niya. Ang tanong, okay? Libelous ba yun? Oo, libelous yun para sa mga isinangkot niya. Okay? Libelous yun para sa mga isinangkot niya. So, what's next for him? Okay? Sino ba to si Ganda ko? Si Ganda ko ay isang trader na magaling. Okay? At hindi siya naniningil ng pera para magturo sa stock market. So nagtataka ako bakit siya nasasangkot dito. So anything else? Syempre,
yung mga alaga natin. B, and home. After that, yun lang. Please like and subscribe our channel. And maraming salamat. And sana ay na laman nyo yung chismis na to. At abangan nyo ako sa mga next natin na episode na kung may oras ulit, i-discuss natin para mas maunawaan ito ng mga traders sa Philippine Stock Exchange. Okay? Thank you and good evening.